trip kasi yun is an EU. Okay. An EU-sponsored, EU-funded. Okay. Kasi tumawag kami sa kanila na maski may pera tayo sa problema ng tubig at kalusugan dun sa mga affected areas ng arsenic, wala tayong expertise. Hanggang napunta na sa France, dahil dun sa France, pinag-usapan nga yun sa OECD. At tama po yun, no? Nagkamali po talaga ako. Kasi I was being asked about a dinner that happened 2 years ago. Mm. But let me put it categorically. Doon sa report, dininay ko raw. Oo. Ang sinabi ko nga is mukhang wala akong natatandaan. Kasi ang natatandaan ko, yung meeting ko doon is sa Lyon. Kasi ang purpose is makita yung facility. No, i-categorize ko lang, Henry, no? Yung pagpunta doon, hindi na magdi-dinner ka na isang supplier ang kinakausap mo. No, in fact, naalala ko pa nga noon, nung pagdating ko doon, tumawag pa si Ambassador Lazaro sa akin. Ang sabi niya, daanan mo rin yung isang vaccine factory. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Mm-hmm. Kaya lang, wala na kaming oras. Tapos, hindi nila ma-arrange kasi holiday. Okay. Parang assumption. Kung merong mali siya yun. Anong tumawag si Ambassador Lazaro? Hindi pa. Okay. Papunta pa lang. Kung may mali siya yun, bakit all throughout, meron kaming kasamahan natin sa Department of Foreign Affairs. Yung una po talaga kasing intensyon, well, ando dun yung pag-uusap ng lalabas bang bakuna, kailan ba, magkano ba talagang presyo. Kasi dun sa mga press releases ni Secretary Ona, inuulit-ulit din yun. Mm-hmm. Hindi lang naman Pilipinas ang nagtatanong, buong mundo nagtatanong, dahil may sakit ka na walang gamot. Mm-hmm. At dapat mong malaman, because you have to prepare for dengue. Yeah. Are you going to prepare for the vaccine, or hindi ba siya kaya at maghahanap ka ng ibang alternatibo? Ang major purpose na tiningnan po namin ang facility, dahil sa RITM, meron pong vaccine facility tayo na gumagawa ng bakuna sa tuberculosis, BCG yata, kung hindi ko nakalimutan. Nung pagpasok ko sa opisina, and when I assumed the post sa DOH, nagulat ako kasi hindi ito umaandar. Hindi ako makasiguro, pero nung tinanong ko magkano ba ito, ang naibigay sa akin na figure is around 400 million. Kung ikaw naman DOH Secretary, andiyan yung isang makina na dapat nakikinabang tayo at hindi umaandar, maghahanap ka ng paraan. Okay. Nagkaroon pa ng pangalawang kontrata para naman sa pagre-repack ng pentavalent vaccine. Ito po yung pinabid ni Undersecretary Ted Herbosa, siyang chairman ng BAC. Kaya lang ang sabi ko, kung babayaran natin ito at itutuloy natin ito, hindi pa nga umaandar yung unang makina. And it was another 400 million plus. So, as you sabi niyo, doon sa mga structure, bottom line is, yes. Naging white elephant. Yes. 400 million. This is a vaccine facility na nilalagay sa bansa natin. So, yung pangalawa, hindi namin binayaran yung kontrata. Dahil, ang una kong katanungan, sino ang magpapatakbo dito? Pangalawa, sino ang bibili ng bakuna na ito? Sino ang magtatao dito? Dahil yung isa nga hindi maayos-ayos, what was the role of Sanofi? Sila ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bakuna. Marami na, alam ko si Secretary O, na marami na rin nilapitan para ayusin yon. At kung pwedeng tulungan kami at no cost to the Philippine government, mapaandar yung mga makina sa RITM. So pinagawa yung mga building ng walang... Ano siya, machine siya. Oo, hindi siya mapaandar. Okay. So, ang sa dami ng in-approach, nakiusap kami sa Sanofi, ang dami niyong eksperto, baka pwede niyong tingnan, ayusin niyo. Marami nang nilapitan. Pero sila at ang pinakamataas na facility at ang tagal-tagal na in vaccine production. Ang daming bakuna na nasa kanila. Nasa kanila yung rabies, nasa kanila yung polio. Ang pagpunta niyo sa Pransya para tingnan. Nung kausap ko kasi sila sa Pilipinas, hindi sila naghihindi sila, pero hindi categorical na no. Sinasabi nila na mahirap. Nung dumating kami sa France, pinakita nila na ito yung Paris. Okay. Kung saan, ito yung syudad. Parang Manila ito. Pupunta tayo sa Lyon. Doon yung aming factory. France din yan. Nung makita namin, malapad siya na lupa na parang bundok. Ang sinasabi niya, unang-una dapat ganito, wala kang neighboring areas. Pangalawa, yung tubig mo sobrang malinis. Kasi hindi pwede ang bakuna makontaminate. Bottom line is,
they would not say yes or no because may political implication eh, kasi may existing project na hindi umaandar. Pero pinapakita nila na yung hinihingi mo at pinapaayos mo, eh ang hirap gawin kasi nasa Metro Manila siya. Okay, pero doon sa documents, doon sa report, ayon sa DFA, pinag-usapan raw yung tungkol sa even sa presyo ng dengvaxia. Kaya nga ibabalik sa market ng dengvaxia. Uh-huh. Ibabalik nga natin doon sa usapan. Kailan ba nagsimula ang mga usapan tungkol sa dengue vaccine? 2010. Ang dami naghihintay, private doctors, mga pasyente, mga ospital, including the Department of Health. Uh-huh. At ilang beses na nagtatanong ang mga tao, magkano ba? Precisely si Secretary Ona, 2014 pa lang, nagtatanong siya magkano ba? I-implement namin yan, pero wala mang presyo. So, kung meron akong tinatago, I will not do it in the presence of DFA. Alam naman po natin na transparent yan. Nung pinupost nila, sabi ko, naku, mukhang hindi namin kaya yan kung base lang dun sa existing namin na budget. Ang mas maganda niyan, kasi ang iniisip mo, paano makakatulong yung presence ng bakuna sa mga Pilipino. Kaya ang pinupost ko sa kanila, maganda siguro niyan magkaroon kayo ng scheme na pagka merong private corporations na gusto ng corporate social responsibility, mag-adapt sila ng mga school na i-sponsor nila. Okay. Doon sa proseso ng pag-approve, ng pagbili, license, marami pa rin pong dokumento na lumalabas na maraming opposition doon sa mga experts na kausap nyo doon sa desisyon at even some DOH officials. And despite that, sabi nila, pinush nyo pa rin. Ang maganda niyan, tingnan po natin ang pangkabuhan yung buong papeles. Kasi sino ba yung totoong eksperto na kausap ng Department of Health? Kasi pagka ganun, ang kausap mo ay yung mga eksperto sa pagbabakuna at eksperto sa infectious disease. Okay. Ang DOH, matagal na po yung nag-work on dengue. I think 1993, 1997, ang dami nang. In fact, ang dengue ay na-discover sa Pilipinas. Kaya ang unang name niyan is Philippine Hemorrhagic Fever. So, kung titingnan mo, hindi po totoo yun na maraming nag-object at pinilit ko. Yung sinabing may mga expert, lahat kasi ngayon nag-claim na eksperto sila eh. Pero sino ba ang talagang totoong eksperto? The DOH is on top of the situation. The DOH has the authority to say kung ano ang gagawin, ano ang nangyayari, at sila dapat ang pinapakinggan natin. Nakakalungkot, Henry, na sa panahon na ganito, ang kalusugan ay ginagamit na vehicle ng iba para lituhin ang mga tao. I understand the concern. At kailangan nga itututukan kasi maski kami, galit na galit kami nung malaman namin yung announcement ng Sanofi. Lalo na nung nakita mo severe dengue, nanay din ako, anak ko na bakunahan din. Ako na bakunahan din. So, ang tiningnan ko, bakit ganito? Pero nung tumatawag na kami sa mga ibang bansa, ano ba yung interpretasyon? Ano yung nangyayari? Kaya nga, minsan, mahirap kasing nag-announce sila ng una. Kasi nagbigay sila ng takot na lito ang mga tao. Hindi pwede yung announcement nila, akala nila technical people ang makikinig. Kasi